Ayun po, bago po magsimula yung tutorial na to guys, gusto ko lang po ipaalala sa mga bibili po ng SIM card ng dito, make sure lang po na meron pong 4G signal yung inyong cellphone para po siguradong magamit nyo yung SIM card. Yan. Kasi sa pagkakaalam ko po, sa mga may 4G signal lang po nagana yung dito SIM. Yan. So sa video na to, ang mapapanood nyo po ay tutorial kung paano po mag-set ng EPN ng dito. And welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ayun nga guys, for today's video, yun gagawa ulit tayo ng isang tutorial kung paano po mag-set ng VPN sa inyong mga cellphone para po magamit nyo ang Dito Telco. Yan. So, yung mga bumili ng Dito SIM card na ang akala po nila pagka nakabili na po sila ng SIM card ng Dito, isasalpak lang nila and then gagana na po siya. So, hindi po ganun guys. Dahil po nababasa ko yung mga message, marami na pong message, so meaning to say, marami na pong bumibili ng Dito SIM card. Okay, pero bago ako magpatuloy guys, disclaimer po, hindi po tayo sponsor ng Dito Telecom. Ngayon po, kaya po ako gumawa ng video kasi marami pong nanood na rin sa mga video natin. Sa video natin, at may mga nagko-comment. So yung comment po nila guys, isa lang po yung concern nila bakit hindi ko po magamit yung internet data ng Dito SIM, bakit hindi po ako makatawag. So unang-una guys, dapat pong malaman nyo na ang Dito SIM card may mga supported lang po siyang mga cellphone. So para po makita nyo po yung pwede yung bisitahin ng kanilang website or ang kanilang Facebook page. Siyempre dito guys, i-share ko rin po sa inyo na ang gamit ko po ay Samsung A30. So ito po ay isa sa mga supported device ng Dito. So bago lang po itong supported ng Dito. Ngayon po, dito sa aking Samsung A30, nagagamit ko po yung call, yan to other network, and then yung Dito to Dito. Pati sa internet, nagagamit ko. So sa madaling sabi, nagagamit ko lahat ng feature ng Dito Telco. Ngayon, para sa inyo, gusto kong malaman nyo na may mga na-set up din ako mga cellphone na hindi po kasama dun sa supported device na nasa kanilang website at sa Facebook page, pero gumagana po sa data. Yan. Ang hindi lang po nila magamit is yung call, yan yung tatawag. Pero yun naman kasi ang kadalasan ngayon ng mga ginagamit po ng tao ay ang data, internet. So dito guys, ipapakita ko sa inyong video ay para sa setup ng EPN gamit po ang Samsung A30 na mga mobile phone unit. Yun guys, sa video na to, papakita ko sa inyo yung setup na ginawa ko sa cellphone ko para pwede nyo rin pong kopyahin. Pero ganun pa man, pwede nyo po itong gawin sa mga ibang device. Yan, kasi ginawa ko naman dun sa iba, gumana naman. Yan, so kailangan nyo lang gawin, isanda nyo yung paglalagay. Or kailangan malaman nyo kung ano paano ba maglagay ng EPN. Siyempre, pupunta kayo sa settings, hanapin nyo yung mobile network. O yung sa iba, walang mobile network na nakalagay. Hanapin nyo lang yung pwede kayong makapaglagay ng EPN. Yan, pwede kayong makapag-set ng EPN. Kasi pag pwede nyo subukan. Yan, ang ilalagay nyo po doon na EPN name is yung Dito. Yan, Dito ang ilalagay nyo. And then sa EPN naman, ang ilalagay nyo lang internet.dito.ph. And then, isa-save nyo po yon. And then, i-click nyo na rin po at yun ang gagamitin nyo yung EPN na naiset nyo. Pagka hindi pwedeng ilagay nyo lang tapos hindi nyo siya i-set, may pipindutin pa rin po kayo dun para po gumana yung VPN na nailagay nyo. Ngayon, bago nyo po gawin yun guys, make sure lang na nakapag-download po kayo ng application ng Dito Telco. So pupunta kayo ng Play Store, i-download nyo po yung Dito app, and then i-re-register nyo po muna yung SIM card nyo para po ma-activate at gumana po yung data na free. So may mga nabibili lang na SIM card na walang load na may free na po siyang 1GB na data. Yung mga 60 pesos, pero iba-iba kasi ang benta ng mga seller ngayon. May 60 pesos, may 40, may 100, ganyan po. Kaya naman yung iba may 300, mayroon ng kasamang load. So iba-iba siya. Ngayon, para po magamit nyo po yun, kailangan nyo pong i-download. Yan. And then i-activate yung number na yon and i-set nyo po yung EPN. Pero based on my own experience guys, ang ginagawa ko, yung SIM card nasa SIM 1.
Yan, mas mabilis po pala kapag sa team 1. Pero sa team 2, hindi ko pa po siya nasusubukan. Supuro ako si Man. Yan, ang gagawin ko ngayon guys, turo ko sa inyo o panoorin nyo po ang video na ipapakita ko ngayon at yun ang susundan nyo. At pwede nyo pong subukan sa inyo. Pero sa Samsung A30, sigurado po ako gagana yan pati yung call and then yung sa data. Pero sa iba, pwede nyo pong subukan. Okay guys, so watch this video. Ayun na po guys, punta kayo ng settings. Click nyo po yung connections and susunod is yung mobile networks. Sa mobile networks, makikita nyo kailangan naka-on po yung VoO LTE. Yan. Yung mga VoO LTE is importante pong naka-on po yan para po magamit nyo po yung tawag. Yan, yung call. Call to other networks or call sa dito at dito. Yan, and then syempre, yung access point ang susunod po natin na kailangan i-click. Yan, sa access point, makikita kayong add sa kanan, bandang itaas. Yan po ang ipipindot nyo kung wala pa po yung mga EPN settings niya. Kaya may nakikita po kayo dyan kasi na-setup ko na. So yung sa name niya, ilalagay nyo is D2 Internet. And then press OK. And then sa EPN naman, ang ilalagay nyo is internet.dito.ph. And then sa EPN protocol naman, yan, lalagay nyo lang IPv4. Tsaka sa EPN roaming control or protocol, sa IPv4 din. And then OK lang po siya. And then next, kailangan nyo rin pang mag-add ulit sa IMS. Yan. Sa IMS, lagay nyo IMS lang. Then yung EPN, small letter na IMS din. So, click din natin yung pangatlo. Kailangan meron din po siyang EPN. Another dito. Yan. Yan lang po yung ginawa ko. So, yung protocol ng EPN, IPv4 pa rin. Tsaka yung EPN roaming protocol, IPv4 pa rin. And then sa MMS naman, kailangan din po natin lagyan yan. Yan. So, ito naman naka-IPv4 tsaka IPv6 yung sa MMS. So, click natin yung dito sa baba ay IMS. Yan, yan mga yan. Clickable po yan. Pagkatapos nyo pong maset lahat, ang i-click nyo po yung dito internet yung pinaka-main. And then guys, make sure lang po na naka-on po yung LTE. Yan. So may nakalagay dyan LTE 3G tsaka 2G, i-auto nyo lang po siya na auto-connect. Yan po yung dapat na naka-check para po gumana po yung D2 SIM card sa inyong Samsung A30 unit. So yun lang po siya guys, na ganun lang po kasimple po mag-set and then magagamit nyo na po.